Okay, so let's discuss about allowable pleasure stress according to UNICEF section 506. So this section is a test for unstable elements only. So this is for 2009 UNICEF. So pag nagdi-design na ng steel beams is subjected to bending. So probably yung gusto natin makuha dyan is ano yung allowable pleasure stress na para magamit natin sa design. So ito yung tawag niyan yung step-by-step na procedure paano mag solve ng allowable pleasural stress. So first step is we check for lateral support. So yun talaga yung pinakauna, no? Then chine-check natin yung limit dyan. So for example, meron ka ditong line. So ito yung LU mo, which is equivalent to 137,900 area of the flange all over yung FY times yung depth. Diba? So, take note yung area of flange mo dito. Yan yung sa compression na side. Yung BF TF. No? Kasi sa lateral support, yung compression or yung top flange naman yung binibrace mo dun, no? Kasi yan yung subjected to lateral torsion. So, anyway, since symmetrical man yan, so, pili ka lang sa, kahit sa kanila. Pero actually, that is sa top flange yan. No? Okay, so, continue tayo. Then, dito naman, assume ko na lang na ito yung LC. So, ito yung 200 nung BF all over square root nung FY. Yung LU dyan, that is called as, yan yung minimum length ng beam to be considered long. Yung LC dyan, yan yung minimum length of beam to be considered short. No? So, yung chine-check natin dito is yung location ng LB, yan yung unbraced length natin, no? Or unsupported length. LB is, dito ko na nilagay, LB is unbraced length. Or unsupported length. Okay. So, pag nangyari na yung LB mo, di ba? Yung LB mo is in between nung LC tsaka LU, yung gagamitin mo na formula for allowable bending stress is just 0.6 nung FY. Or this is what we call as partially lateral support. Yeah? So, pag yung LB mo is less than nung LC, bali, andito siya na radian. So, less than siya ng LC, no? So, yung gagamitin mo for solving for FP, okay? Andito nga. So, you need to proceed to with crippling. So, we need to proceed for with crippling. Pag andito ka sa LB, bali greater than siya nung LU. So, you need to proceed to slenderness. So, kailangan natin i-check yung slenderness. Yung LB over RT. Yan dito naman is yung D over TW. Okay? So, si whip cribbling naman yung mag-decide kung i-check mo yung compact or hindi na. Okay? So, yan, no? So, puntahan natin yung whip cribbling. So, sa web cribbling, yung ginagawa natin, kinukuha natin yung FA over yung actual axial load, no? Yung actual axial load over yung allowable axial load less than or equal 0.16. Okay? So, ito yung gagamitin natin, no? So, pag nangyari na atin mo yan, or yes, if yes, so we need to proceed for this solution.
1680 all over square root ng Fy. Then times 1 minus 3.74 Fe all over Fy. Okay? So we need to check for this formula. Then if no, bali yung Fe over Fe natin is greater than 0.16. So ito naman yung i-check natin na formula. So must be less than or equal 675 all over square root nung Fy. So pag nangyari na ito is na-attain, bali na-attain, bali yung D over TW is less than talaga nung 675 kasi ito yung parang maximum na value niya, no? Kailangan hindi ka lumampas ng ganyan. So parang dito rin, no? So if nangyari na ito is na-attain, if this is yes, then we need to check for then whip crippling is not critical. Whip crippling 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 yung nasa isip ko. That is crippling. This is crippling, no? Sorry. Crippling. So, ibig sabihin yan, ayan, no? Whip crippling is not critical. So, yung whip crippling na yan is kung ito yung plunge natin, then ito. Yan. Yung chine-check natin dito is ito man. Diba? Ito yung chine-check natin eh. Yung ito. Yan yung D, then dito yung TW. So, bali yung gusto lang natin makuha kung yung parang possibility na mag-local failure yan. Or mag-cripple yan. Parang ganun. So, pag nangyari na na-attain mo yan, so, ibig sabihin, whip crippling is not critical. So, you need to proceed to checking of compactness. So, pag nangyari na yung D over TW mo is greater than nung 675 or dito ka banda, greater than siya nung 165. So, bali hindi na-attain yung condition na to. So, if this is no, bali hindi siya na-attain, it is no. So, yung gagamitin natin na formula in solving for FP is automatic yung 0.6 nung Fy. So, ganun. So, ganun lang. So, punta tayo dito sa compactness. So, check for compactness. So, in checking for compactness, so, madali lang siya dito. So, meron tayo ditong value na 250. All over yung square root nung Fy. And then, dito naman is 170 all over square root nung Fy. So, 2010 ang laki nung pinagbago, na? Anyway, ano lang natin yung 2001 pa rin. So, pag nangyari, yung chinecheck natin dito is yung BF over to DF. Bali yung plunge na yan. So, ito yung chine-check natin. So, bali ito yung chine-check. Using ko lang. So, ito yung plunge natin. Ang gawa ko ng parang needle dito.
Ito yung chine-check natin. Kaya meron tayong BF over 2 then DF. So anyway, yun na. So if nangyari na yung BF over 2 TF mo is less than 170 over FY, so andito siya na read yun. So that is a compact. Compact section. So yung FB mo na gagamitin is just equal to 0.66 nung FY. Okay? So that is for FBX. So minsan yung FBY is 0.75 FY. So yan, no? Parang dalawa yung formula niya. Pero ito naman yung ginagamit natin. In 0.66. So pag nangyari naman yung BF over 2TF mo is in between siya nung 170 tsaka yung 250 over square root ng FY, yung gagamitin mo na formula in solving for the bending stress or the low bending stress is FY 0.79 minus 0.12376 BF all over 2TF square root nung FY. And pag nangyari yung BF all over 2TF mo is greater than nung 250 over square root nung FY. Ah, nga pala, no? This is partially compact. So pag greater than siya ng 250 all over square root ng FY, so yung gagamitin mo na formula in solving for the FP is 0.6 FY. So ibig sabihin, this is a non-compact section. So yan, no? So yun lang yung rules mo, no? So kung babalikan natin dito, so okay na tayo dito, okay na tayo dito, yun dito na lang, no? We need to proceed to slenderness ratio kung above siya nung LU. So ito naman yung magiging formula mo. So check for slenderness. Kasi yung check natin dito yung minimum slenderness ratio. Yeah? So yung ginagawa lang, so dito pa rin yung range natin. Then, meron tayo dito, let's say, ito yung L over, yung chinacheck natin dito is yung LB over nung RT. So, di ba, slenderness yan, slenderness ratio. So, pag yung L over R mo dito, let's say, ito yung upper mo. So, square root nung 3516330 nung CB. All over yung FY. Take note, ito yung minimum slenderness ratio for beam to be considered long. Okay? Minimum slenderness ratio. Yun dito naman, sa baba, L over R, let's say, ito na lang yung bottom. So, LP na lang. So, ito naman yung square root nung 703270 nung CB. All over yung FY. So, ito naman yung formula for minimum slenderness ratio for beam to be considered short. Okay? So, yung CB dyan, di ba? Meron kang CB dito na formula. Yung CB na formula na yan, at page CB. So, that is just equal to, this must be less than or equal nung 1.75 plus 1.05 nung M1 all over nung M2 plus 0.3 nung M1 all over M2 squared less than or equal nung 2.3. Okay? So, yung M1, M2 mo dyan, may sign convention yan, depende kung ano yung, ano mo, no? So, positive siya pag double curvature and negative siya pag single curvature, no? Kabaliktad siya sa RCD, no? Sa RCD is negative pag double, positive pag single, no? So anyway, for simply supported beam,
no given and moments, maliwala siyang M1, M2. So, automatic, conservatively, ginagawa na lang natin na CB equals 1. But anyway, sa 2015 is conservative pa rin yung CB equals 1. So, yung M2 pala dyan is, yan yung larger na N moments. So, amili ka na. Kung may mga dalawang moment ka, kung ano yung pinakamalaki doon, yan yung M2. Okay, so yung RT naman, yung RT na formula na yan, may formula din yan, yung RT na. So, ito yan. Ito yung radius of gyration. Considering na yung mga compression na planche, no? One third ng compression ng planche. So, anyway, yung formula niya lang, ito na lang yung i-memorize natin. IY over 2 BF TF plus 1/6 nung DTW. So, yan. No? So, yun yung mga formula nila. So, pag nangyari na yung LB over RT mo is andito. Okay? So, less than siya nung square root nung 70, 32, 70 CB over FY. So, pag nangyari na less than siya, yung gagamitin mo automatic is 0.6 nung FY. So, pag nangyari na yung LB over RT mo is in between siya nung square root nung 70, 32, 70 CB over FY or and 31, 16, 330 CB all over FY. So, pag nangyari, in between siya nung makikita mo naman dito sa line, na in between siya, yung gagamitin mo na formula in solving for the FB is vigor value of 2. So, pili lang tayo dito, no? 2/3 minus nung FY LB over RT squared all over yung 10.55 times 10 to the power of 6 nung CB. Okay, then ito lahat multiply natin nung FY and check natin yung 82740 nung CB all over nung LB and then yung depth and then yung area nung flange. Ayan, no? So, kung sino pinakamalaki sa kanila, yun yung gagamitin natin. But, smaller value, but smaller than 0.6 nung FY. So, kung sino yung pinakamalaga, yun yung gagamitin natin. Pero, kailangan natin i-check yan na dapat mas maliit siya sa 0.6 FY. So, pag nangyari na mas greater than siya nung 0.6 FY, so, mag-govern si 0.6 FY. So, parang maximum natin si 0.6 FY. So, pag nangyari naman na yung LB over RT mo is greater than nung square root nung 3516330 CB all over FY. So, pag nangyari na above siya dyan, okay? So, ito naman yung gagamitin mo na formula. So, you need to use FB, bigger value of, okay? Bigger value of 1172100 nung CB all over LB over RT squared and yung 82740 nung CB all over nung LB, then yung depth, and then yung area nung flange. Ayan. So, check mo lang yan, no? But, smaller than 0.6 nung FY. So, ganun lang, no? Ganun lang yung ginagawa natin. So, I think klaro na yan, no? Step by step kung paano mag-solve ng allowable pleasural stress to be used in steel design. Okay, so this is based on 2001. So see you in the next video. Thank you.